Yung una-una po si Sir Happy, inamin niya talaga sa akin nung umuwi siya. Diretsuhan, inamin? Hindi, nahuli ko kasi, nagtaka ako kasi ako, karating niya tatlong araw bago umuwi sa amin. Ay, gabi na, alas 9 ng gabi. Okay. Natataka po ako eh, kasi 16 years po, almost na pagsasama namin. 16 years na kayo nagsasama siya? Opo, naramdaman ko po sir na parang nag-iba na ito ah. Yun yung... Sa sobrang kawa ko po, kinuha ko yung cellphone kahit hindi ako marunong mag-cellphone. Talagang... Doon may nakita ko may ebidensya. At saka nakausap ko yung lalaki, sir. Ano po nakita mo ebidensya doon sa mga chat, text? Pinawagan ko talaga Pilipino yung lalaki. Pilipino po yung lalaki? Opo. Anong sinabi po ng lalaki? Sabi ko po sa lalaki, sir, maawa ka naman, huwag mo sirain yung pamilya. Kung may pamilya ka naman din siguro. Sagot sa akin, naku po, asawa mo, asawa ko. Ang tapang naman ang apog ng lalaki ito. Kaya ano pangalan itong lalaki ito? Ramdi po. Taga Santo si Ramdi. Hindi ko po na, hindi ang ko po. OFW din po. Kasi ang sabi ng misis ko, pumupunta daw doon sa pinagtatrabuhan niya. Naghahati daw ng pagkain, may merinda. Tapos 5 minutes lang daw tatagal doon. Di ba inamin mo sa akin nung una ma? Tapos yung pangalawa, kahit sa mga anak mo, inamin mo rin. Andyan po ako sa tagiliran ng mga anak mo ma. Ang sakit mo ma. Tapos ngayon, yung lalaki na mismo, kasi nagpakuan ako, sir, nagpunwari ako na kapatid. Yun, inamin niya. Sir, malinis po yung hungaring ko sa kapatid mo kasi mahal na mahal ko yan. Oh, dito po yun, sir. Dito po. Yung screenshot. Anong pangalan ng lalaki? Yung una, si Ramdi. Tapos yung isa, si Lakay King. Tapos yung ngayon, si... Ramdi, Lakay, King. King. Tapos ngayon, si... Si Bulga Peter. Bulga, ang dami naman. Meron pa iba? Hindi ko nga lang, sir. Kasi yung pagbukas ko nung una-una, ang dami. Ang dami? Oh, hindi ko na lang talaga makapatid. Kasi yung cellphone na yun, binasag ko na yun, sir. Yes. Sa galit? Sa galit. Kasi inayos na kami ng magulang niya, ng mga kapatid niya. Pag-uwi namin dun sa amin mismo, andyan siya, andito ako sa likod. Nagtatsat pa rin sila nung lalaki na ilang beses ko na ma. Nandiyan sa harap-harapan? Opo, i-block mo na uyan ma. Alam mo sir, umuwi ako. Sobrang nanginginig ko sa galit. Pagdating ko sa bahay, nag-isip muna ako. Tapos pinatawag ko sa anak ko. Sabi ko, tawagin niyo si mama niyo. Pagdating doon, sabi ko, ma, bakit ka naman? Harap-harapan muna ako, binabastos eh. Sir, pakiusap pa lang sir. Ma'am. Ayaw ko na talagang babalik sa kanya. Ayaw na. Hindi na. Yun ang sabi ko sa kanya noon, ayaw ko na. Kahit wala akong boyfriend, ayaw ko na talaga sa kanya babalik. Anong, ang dahilan? Kung pauuin man ako, sir, hindi ako babalik sa kanya. Tinatanong nga kita, anong dahilan mo? Babalik ako para sa mga anak ko. Sige, bumalik ka para sa anak mo. Sige, para sa mga anak mo. Bumalik ako para sa mga anak. Sa mga anak ko, hindi para sa kanya. Ang punta ko rito, hindi yung masira yung pamilya natin. Alam mo kung ano akong pagkatao, ano akong ama, kahit anak mo andyan. Kapag sabi kong ano ako, bakit? Wala na nga, ayaw ko na bumalik sa'yo. Ayaw ko na, dili na. Ayaw ko na. Para sa mga anak, andyan ako. Nga ano, bakit? Pagpilihanay tayo. Ma'am, ayaw bakit? Ko na ang dahilan mo kasi may lamat. Ang lamat ma, ikaw gumawa eh. Hindi ako eh. Kasi yung dahilan niya, sir. Kasi nga, yung pag-uwi niya, nagkaroon na kami ng lamat. Kaya nga ayaw niya. Meron ba isang anak? Tingnan natin, baka madala siya. Ma'am, ito, kakausapin ka ng anak mo. Tingnan natin, baka tablan ka. Gusto mong makausap sa mama mo? Kausapin mo mama mo. Mama, ba't yung gamit sa amin, ma? Okay, kausap ako bilang anak mo, ma. Ma, ayaw ko masira yung pamilya natin. Nawala na bang hindi na ako babalik sa papa mo. Hindi na. Sinabi ko hindi na talaga. Kung para sa inyo, babalik ako. Pero sa tatay niyo, hindi na. Wala na. Hindi na. Buo na ang desisyon ko. Hindi na. Oma, hindi ka na babalik sa amin. Pero bigyan mo kami ng reason kung bakit hindi na. Hindi na nga. Hindi na. Di ba sabi ko noon sa inyo, hindi na. Kasi kung magkasama lang kami, makikita inyo. Mag-aaway lang naman ang aaway. Maungkat na maungkat. Kaya ayaw ko na. Hindi, Mai. Kaya gusto ko. Hindi. Tingnan mo nga, oh.
pinin niya nakakita ng isa. Di ba ikaw ang nag-chat sa akin? Di ba sabi mo, isa ka, puta ka? Oh, ma'am, sorry, sorry. Ma'am, mahal mo ba mga anak mo? Opo, mahal ko po ang mga anak ko. Okay, sino mas mahal mo, ma'am? Yung tatlong lalaki mo o yung apat mong anak? Wala na po yung mga lalaki ngayon. Wala na tapos na yun. Kung mahal mo yung mga anak mo at hindi ka lang puro sat-sat, then umuwi ka rito para masikaso mo yung mga bata. Pwede ba, madam? Paano po ako makauwi? Eh, wala akong pirang pundo. Puro padala sa kanila. Kung uuwi ako dyan, anong gagawin namin dyan? Wala siyang trabaho. Wala akong trabaho. Ano ipakain sa mga anak ko? Ano yung ano sa school? Hindi, umabang ka lang, May, kasi nakapag-abroad ka eh. Tutusin, bakit nabuhay ko kayo nang mahigit 16 years? Kung pabaya akong magulang, pabaya akong ama sa mga anak mo. Totoo lang, sir. Kaya nag-abroad yan eh. Tama na. Totoo lang. Sir, yun ang decision ko. Yun ang decision ko. Okay, sige. Naayon ko nang bumalik sa kanya. Sandali lang, ma'am. Iha, okay ba sa'yo? Dahil nagbabati kasi mama mo, pakulong na lang natin. Okay lang kung ipa-deport lang po. Huwag na ipakulong. Ikaw, sir, kulong o deport? Balak nga, sir, ma-deport na lang para hindi na magkabalik eh. Okay. Para wala. Ma'am, gusto ng anak mong panganay na ikaw ay ma-deport. So gagawin po namin, umpisa na po namin yung pagsusumbong sa mga kinaukulan dyan sa Saudi para ikaw po ay mapauwi. Okay lang po, sir. Okay lang po, ma-deport ako. Okay lang po, makauwi ako. Basta, yun ang decision ko. Hindi na ako babalik sa kanya. Hindi na po. Babalik ako para sa mga anak ko, alagaan ko yung mga anak ko, pero sa asawa ko, ayaw ko na po. Ma'am, bakit sobrang gigil ka sa hinding na paulit-ulit? Ano bang nagawa nito sa iyo, ni sir? Bukod sa na-mismanage niya yung inyong sari-sari store, meron pa ba siya nagawang matindi para panggigilan mo ng galit? Di ba bakit pa siya babalik sa akin? Di ba sinabihan niya ako ka sa akin? Nakapagsalita lang ako na sir, sobrang galit ko na eh. Sobrang, kumbaga. Ma'am, kahit sino sigurong lalaki, kapag nakakita o naramdaman niya na walang pagsisisi yung misis niya, paulit-ulit na lang nakikipagrelasyon kung kani-kanino o nakikipag-chat kung kani-kanino, baka makapagsalita rin ng ganon. Opo, sir, pero talagang decision ko na po, sir. Uuwi ako para sa mga anak ko. Okay. Pero sa kanya, hindi na ako babalik. So, kailan po kayo babalik, ma'am? So, hindi na namin kailan tawagan pang immigration ng Saudi. Kayo na po kusang babalik dito, madam? Wala po akong pamasahe po. Wala po akong pera. Ma'am, ang mamamasahe sa inyo, ma'am, yung Saudi authorities na, libre yan. Pero makukulong ka muna kasi kapag dineport ka, makukulong ka muna ng 1 week. Ipoprocess yung papeles mo kaya i-deport ka nila dito. Babayaran nyo ng gobyerno ng Saudi. And I believe yung Saudi government ata, sisingilin yung Philippine government. Parang ganun ang maging arrangement. Naintindihan nyo po? Okay lang po. Okay. Ganitong gagawin natin, ma'am. Sige, para naman hindi na kaya na ma-deport ka. Tatawagan na lang po namin yung imbahada ng ating Pilipinas, yung polo, para ikaw ay sunduin at bigyan ng pamasahe pa uwi. How's that? Opo. Okay. Okay po. Sir, yun lang, pakiusap po sa inyo. Ayaw ko nang babalik sa kanya. Hindi na po. Hindi na talaga. Kahit anong mangyari. Hindi na. Gusto ko, sir. Kahit anong mangyari, gusto ko may pirmahan kaming dalawa. Na hindi ka na babalik. Sa anak ko. Oo, magsuporta ka sa anak ko. Hindi ako pipirma, ma. Magsuporta din ako sa para anak ko. Para hindi ka makawala. Pero hindi na talaga ako babalik sa kanya. Hindi na po. Sige, ma'am, siguro nakaisandaan ka ng banggit ng hindi na. Hindi na nga, hindi kita pipirma. Hindi na talaga. Sige.